Hello guys, welcome back sa ating channel naman guys. So nandito yung ating concrete pan sa likod ng ating bahay, no. So makikita natin guys na napakalinaw ng ating tubig at saka napakahilti ng ating mga koi. So kasali na po dyan yung ating mga breeders na mga red giant tilapia. So makikita natin na napakalusog nila. Bali, ang gagawin pala natin ngayon guys is kukunin natin yung mga maliliit na fry ng red giant tilapia natin. So yan, nakatago lang dyan sa ating tubig. Mga nasa mga 100 pieces ata yung dami ng ating mga maliliit na fries. Kukunin na natin guys dahil parang kakaunti na lang yung natira. Unti-unti pong nauubos yung ating mga BB fries natin, yung mga red giant tilapia natin, yung mga fingerlings. Sa vlog na ito ay kukunin natin yung maliliit na mga fingerlings para ma-separate natin sila at may lagay sa ibang kahon. So ayan guys, simulan na natin guys. Ito na pala yung na-harvest natin ng mga fingerlings. Makikita natin mga parikoy. Ayan. Napas sa mga 1 inch itong sukat niya. Yung kalakihan ng ating mga fingerlings. At saka kaunti lang yung nakuha kong mga fry dahil mahirap isibot. Gamitan ng sibot yung ating mga fry. So need pa natin itong i-drain yung ating concrete pan. So mga susunod na araw na lang siguro or vlog dahil kinapos tayo sa oras mga parikoy. Ayan lang sa muna mga parikoy yung update natin sa pag-alaga ng ating tilapia, no. Yung gustong mag-alaga ng tilapia, so mayroon tayong mga pwedeng maulam natin kung wala na tayong pambili sa merkado or pang ano lang yung hobby natin. Saka nakawala din ng stress yung pag-alaga ng mga isda, no, katulad ng koi at saka red giant tilapia. Yan, so nasa mga 20 inches na yung mga koi natin, yung kalakihan natin mga koi. So yan lang sa muna sa ngayon mga parikoy at maraming salamat sa panonood ng ating munting vlog. Salamat sa suporta mga parikoy. God bless us. So,